Sawa ka na ba sa mga iinim mga sasakyan na dumadaan araw-araw sa kalsada? Sawa ka na ba sa polusyon? Kaya nakaisip kami ng paraan kung paano ito takasan. Pero bakit ganun? Bakit nandito kami? Kaya ginawa ko na ang dapat kong gawin. Naghanap ako sa Google kung ano ang pinakamalapit na lugar around Metro Manila at ito ang lumabas. Kaya naman, samahan nyo kaming i-explore ang tinatagong ganda ng Tanay Rizal. Kaya eto kami at nagbabalik. Ako nga pala si Mariano, but you can call me Mariano G. At ako nga pala si Cindy Girl, your baby girl. At samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Balang araw maging icon, gusto ko kagaya ko si Idol. Malam Michael Jordan umahayos ko. At nagbiyahe na nga kami ng 55.5 kilometers mula Manila hanggang Tanay Rizal. Sa aking kalkulasyon ay umabot din kami ng 2:30 PM. And welcome to Sitio Bayucan, Sampaloc, Tanay Rizal. Habang binabaybay namin ang daanan papunta sa lokasyon na aming tutunguhan, kasabay noon ang paggamangha namin sa mga nagagandahang tanawin at bundok na hindi mo madalas na masisilayan, lalo na kung hindi ka rito naninirahan. Pero bago ang lahat, aayusin muna natin yung mga gamit natin. Nag-ready na rin kami ng mga kakainin, iinumin at gagamitin para sa travel na to. At isa-isa na nga namin inilabas at sinaayos ang aming mga gagamitin. Push the off of the porch or break up down. Get this if it happen to blow it makes a round. Minsan, kailangan din natin huminga at makapagpahinga sa mga lugar na magaganda. Huwag natin igugol yung panahon natin na lagi lang tayo nakakulong sa trabaho, sa bahay. Kailangan mo rin minsan pasayahin ang sarili mo. Hanapin mo rin yung mga lugar o bagay na makakapagpasaya sa'yo. Diba? Sabi nga nila, live your life to the fullest. Minsan sa buhay, kailangan natin ng maikling pahinga mula sa ingin ng mga sasakyan, dami ng tao, trabaho, at kung ano-ano pang aspeto nitong mundo. Pero alam nyo kasi ang tao parang sasakyan yan eh. Kailangan ng gas para gumana, tas aandar na ulit, tutungo sa dapat niyang puntahan. Pero ang sasakyan, humihinto rin yan. Nagpapahinga yan, para sa oras na tumakbo na siya, may baon siyang lakas para sa mga bakong dadaanan niya. Ganun lang din ang tao eh. Minsan dadaan tayo sa bakong daan, sa lubak. Pero ang lubak na yan ang magsisilbing daan upang magkaroon ka ng kalakasan. Kaya kung minsan ang pagbibigay ng pagkakataong makakita ng magandang tanawin, pag-alis ng panandali ang oras para magpahinga ay hindi naman nakasasama. Dahil sa pahinga na ginawa mo, ay makahuhugot ka ng lakas para sa panibagong simula. Well, maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start this wouldn't have ended with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. Pero sandali, parang may kulang ah. Magluluto muna pala kami. Ngayon nga ay sinimula na namin magluto ng aming kakainin. At kung napapansin nyo, kawali ang dala namin dahil wala kami nadalang kaldero na paglulutuan ng kanin. At ang kanin nga na niluto namin ay muntik nang maging lugaw. Habang hinihintay namin maluto ang sinaing namin, in-appreciate muna namin ang ganda ng tanawin. Nagmuni-muni, nagkwentuhan, tawanan, hanggang sa napag-usapan namin ang mga sumusunod. Ano lang to, malapit lang tayo sa Metro Manila. Kung gusto mo nang ano, maikling bakasyon o ayaw mo naman ng ano, ayaw mo naman
naman na mag-overnight. Tapos gusto mo lang makapag-relax kahit ilang mga oras. Meron lang siya na ito. Alam ba, babe? Sa Pampanga meron din, no? Oo. Pampanga? Sa mga hindi nakakaalam, si Mariano G ay taga Pampanga. Napaisip kayo, no? Kung bakit nandito siya sa Manila. Ganto yan. Makinig kayong mabuti. Alam niyo ba, bago maging isang vlogger si Mariano G, isa siyang vendor. Vendor ng mga flute. Dumadayo siya ng iba't ibang lugar kagaya ng Manila para kumita at meron din siya sarili niyang paraan para pumenta, kagaya ng pagkanta at pagtugtog ng flute. Paalam na aking sinta, sana masaya ka na. Tulad nga sa Titanic, nakilala ko na ang aking Jack. At ako naman ang namumukadkad niyang Rose. Oo. Kamukha niya, no? Oo. Parang parehas. Parang ganito, pero wala siyang view na ano. Pero puro bundok siya. Dito kasi may nagkaibahan. Maganda yung view. May mga matatanong ka. Sumay kita pa yung dagat. Alagang dagat niya na Cinderella. Maalat! Epic Park stands for Ecological Playground Integrated Commune for Prayer, Adventure, Recreation, and Culture. Epic Park is 200 hectares of rainforest nestled in Tanay Rizal with pine trees, mountainous slopes, greeneries with breathtaking views, and diverse landscapes. In the area, bird watchers have sightings of 76 different species with countless century-old trees, wild and exotic plants abound. Tanay Epic Park Rainforest Camp has several unique nature trails. Some are for relaxing and peaceful strolls, during which campers can appreciate the beauty of the forest. Other trails offer large terrain for the thrill seekers, and Elma's Trail is a 700-meter trail which is narrow, steep, and muddy. Durianan and Dagat-Dagatan trails are appropriate for trekking. Ang sarap sa feeling na kahit first time namin mag-picnic sa malayang lugar, ang saya kasi medyo nakakapagod ang biyahe. Pero kapag nakita mo na yung magagandang view gaya ng sinasabi ng ibang mga campers, eh siguradong mapapalitan ng saya yung pagod na nararamdaman mo sa haba ng biyahe. So kung nakikita nyo, yung kawali ang pinaglutuan namin ng kanin. Wala kami kadalang kahit ng baldero, rice cooker. Yes. Pero next time, magpo-provide kami kasi naranasan namin ngayon, na-experience namin, mahirap pala na magpapos ng kawali kasi hindi mo tansyado yung tubig kung Inumpisa na nga namin kumain ng aking isawa. Akala namin hindi maluluto ang kanin na aming sinaing. Pero kahit ano pa man ang nangyari sa travel na to, eh nandun pa din yung saya na nararamdaman ko, kami, o pati yung mga nanonood ngayon dito. Diba? Kawali, di ba?
Tapos, kinulong ko yung apoy niya. Kasi nakikita ko hindi siya bumubukal. Tapos, tinikman ko kanina. Hindi mo nakita, tinikman ko yung kanin. Niluwa ko. Bigas! Oo, kaya... Sabi na siya nila, di ba? Yung akala natin na doon na siya. Hindi kasi syempre, di ba, pa ganyan siya. Tapos, nung sinalina ko ng tubig, parang lubog kasi yung bigas. Sa ano? Parang ano, no? Ginagawa niya, piniprito niya. Oo, parang piniprito niya. Kasi syempre, wala sa tubig. Kunti na yung tubig niya. Tapos, dahil pag-angat ko na ganyan, di ba, inamoy ko. Uy, sunog! Lalo? Nadala! Tapos, narinigig... Ay, parang piniprito. Oo, parang piniprito yung kanin. Ayun, natin ako sa baba. Ngayon, tingnan natin lahat. Eh, nag-isip nga pala kami ng gagawin namin dito habang kumakain. Eh, nagpaplano na kami kung saan kami next na pupunta hanggang sa naalala ko ang mga bagay na to at hindi ko alam kung magiging totoo ba. Ikaw si user so isirka. Sengangman edo numuri na. Ang ganda ng babae dyan eh. Oo nga, parang kay drama lang. Hindi naman. Kaya ako din yan eh.